Magandang umaga po sa inyo guys. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng control na start button lang ating ginamit. Start button normally open. Ito na yung buong diagram niya guys. Pwede nyo na rin kunin bago natin sisimulan. Ito yung tinatawag na Y delta connection using single push button. Ang ginamit natin dito, wala tayong stop button, no? Start button lang. Itong tinuturo ko sa inyo guys, paraan ito o di kaya'y remedy. Kung sakali makainkwentro kayo na tapos kayo sa stop button, wala kayong stop button, tapos mayroon naman kayong relay, pwede nyo itong magamit ang diagram na ito. Ito yung tinatawag na Y delta connection using single push button. Bago natin pag-aralan ang diagram, alamin muna natin yung device na ating gagamitin, no? Ito yung R1 at saka R2. Ito na yung relay natin, guys. Ang relay natin, R1, R2, dapat 14 pins ang ating gagamitin. 14 pins ang ating gagamitin. Tandaan po natin yan. Tapos ito namang contactor natin, ang main contactor, Y contactor, at saka delta contactor natin, no? Ito naman, ang gagamitin natin, dapat ang contactor, mayroon siyang normally open at normally close sa bawat gilid. Mayroon siyang normally close at normally open sa bawat gilid. Lagi po nating tatandaan guys, bago natin i-perform ang diagram na ito. Nakalagay dito sa note natin, no, magnetic contactor with two normally open, normally close both side, no, sa bawat gilid. So ngayon, ating pag-aralan ang diagram, no. Sa contactor guys, mayroon siyang dalawang circuit, no. Yung tinatawag nilang control circuit kung saan nakakabit ang push button natin at saka yung control sa bawat device natin, no. Sa power circuit naman kung saan nakakabit yung circuit breaker natin, overload relay, at saka yung contact ng contactor natin, no. Contact ng main contactor natin, Y at saka delta, no. Y at saka delta, yun ang contact niya. Tapos nakakabit sa motor natin. Yun ang tinatawag na power circuit. Ngayon, pag-aralan natin ang diagram nito. Paglagyan natin to ng power supply, guys, ng line 1 at saka line 2 natin ng 220 volts. Kasi ang control natin ay 220 volts, no? Paglagyan natin to ng power, pag i-press natin tong start button, magko-close ito, guys. Gaganon siya, oh. Gaganyan siya. Ngayon, ang kuryente dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang R1, no? Ang relay 1 natin. Paggana ng relay 1 natin, guys, i-close to ng relay 1, no? I-close to ng relay 1, i-open naman ito ng relay 1. Dahil itong dalawa ay interlocking ng relay 1 at saka relay 2, no? Interlocking ito. So, nag-close na siya, no? Dahil gumana ang R1 natin. So, nag-open siya ngayon dahil gumana ang R1 natin. Ngayon, dito naman, guys, dahil gumana ang R1 natin, magpo-close din ito, no? Pag-close niyan, guys, ang kuryente, dadaloy din dito. Gagana ngayon ang main contactor natin, no? Paggana ng main contactor natin, guys, i-close to ng main contactor natin, no? Dahil ito yung normally open ng main contactor natin. I-close niya, i-open naman ito ng main contactor natin, no? Open niya, ganon. Tapos ito naman, i-close to ng main contactor natin, no? Ngayon, ang kuryente hanggang dito lang, no? Gumana tong R1 natin. Tapos ito naman, hanggang dito lang ang kuryente, no? Hindi gagana ang R2 natin dahil putol. Ngayon guys, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Ganun ang position nito. So gaganon siya guys, no? Ngayon ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong R1 natin. Pagpatay ng R1 natin guys, mag-o-open ito, no? Mag-o-open ito, magko-close naman ito ng R1, no?
dahil patay na. So ang kuryente ngayon hanggang dito lang, no? Dahil namatay itong R1 natin. Tapos itong R2 natin, hindi gumana kasi putol ang kuryente, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito, dadaloy. Dahil patay na itong R1 natin, mag-o-open naman ito sa R1. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ang magnetic contactor natin. Paggana ng magnetic contactor natin, guys, dito rin, no? Gagana din ang Y at saka timer natin, no? Ang timer natin ginamit, guys, ay on delay timer, no? Gumana ngayon ang main Y at saka timer natin. Dahil gumana pala ang Y natin, guys, dahil ito yung interlocking ng Y natin, mag-o-open din pala ito. Ito kasi yung normally closed ng Y. So mag-o-open ito. Patay ngayon ang delta, no? Ang delta hindi pa rin gumagana, no? Ang gumana ngayon ang magnetic contactor, Y at saka timer. Ang ginamit nating timer, guys, ay on delay timer, no? Tapos ang timer natin, isetting natin sa 3 seconds lang, is enough na. After 3 seconds, guys, i-close to ng timer, no? Pag-close ng timer nito, i-open naman ito ng timer. Pag-open ng timer, guys, automatic mamamatay yung Y natin, no? Pagpatay ng Y, i-close to ng Y. Ngayon, ang namatay ngayon, ang Y natin, no? Kasi nag-open dito. Ang timer natin, still na gumagana. Ngayon, ang kuryente dadaloy dito, no? Paggana ng delta, guys, i-close to ng delta. Dahil ito yung normally open ng delta natin. Paggana ng delta natin, guys, i-open ito ng delta. Dahil ito yung normally close ng delta natin. I-open din naman ito ng delta, no? Mamamatay ngayon itong Y contactor natin at saka timer. Pagpatay ng timer natin, guys, babalik to sa close position, no? Kasi patay na yung timer natin na on delay. Ito din, mag-open din ito. Ganun siya, no? Mag-open siya. Ngayon ang kuryente, gumana ang main. Dito hindi na, no? Dahil patay na. Dito naman, gumana ang delta natin. Ang gumana ngayon, ang main at saka delta, no? Ang kagandahan lang nito, guys, itong timer natin nakakapag-relax. Kung titignan nyo, no? Kasi namatay yung timer natin. Kung gusto nyong mapanood kung paano to kinabit sa motor, bisitahin nyo yung channel ko sa YouTube. Mayroon akong ganito. Kung makikita nyo dyan sa picture, yan yun siya. Makikita nyo dyan kung paano ko kinabit sa motor. Mayroon siyang part 1 at saka part 2. Ngayon, kung gusto nyo makita yung part 1 o di kaya part 2, i-click nyo lang yung title tapos yung sa description below, mayroon siyang links doon. Yun, i-click nyo yun para makikita nyo kung paano to kinabit natin sa motor natin. Sa control at saka sa motor. Mayroong dalawa kasi doon eh. Sa control at saka sa motor. Pag i-press naman natin to ulit, magko-close naman ito, guys, no? Dahil single push button lang ginamit natin. Magko-close na naman ito ulit. Ganun. Pag-close niya, guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dahil dito hindi dumaloy kasi gumagana ang main natin, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang R2 natin. Paggana ng R2 natin, guys, i-close to ng R2. I-open naman ito ng R2, no? Dahil ito yung interlocking niya. I-open niya, no? Ngayon, guys, dahil gumana yung R2 natin, ito kasi yung normally close ng R2, i-open naman to ng R2 natin, no? I-open to ng R2. Ngayon, ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang, no? Mamamatay itong main contactor natin at saka delta, no? Ngayon, pagpatay ng main contactor natin, guys, mag-o-open ito, no? Mag-o-open ito kasi ito yung normally open ng main contactor natin. Magko-close ito. Mag-o-open naman ito, no? Dahil patay na yung main contactor natin. Subali, ang gumana ngayon ang R2 natin, no?
Tapos ngayon, ang kuryente hanggang dito lang, no, dahil putol, hindi gumana ang arwa natin. So ngayon, namamatay itong main contactor natin, no, namamatay. Dahil namatay na itong main contactor natin at saka delta, babalik to sa normal position, no, na ito siya magko-close. Magko-close ito, magko-close din ito, no. Ito kasi yung sa delta natin na normally close. Babalik sa ngayon sa position na normally close. Ito naman, mag-o-open naman ito. Mag-o-open naman siya, no? So, ganun na siya ngayon. Ngayon, pag bitawa natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Ito kasi yung ano natin, start button. So, gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang, no? Pagpatay ng R2 natin, mag-o-open din ito. Mag-o-open ito. Magko-close naman ito, guys, no? So, ngayon, patay na siya, no? Patay na ang position niya. Kasi nga, ang kuryente hanggang dito lang. Kasi nag-open na itong contact na ito. Ngayon, ang tanong dyan, guys. Sir, bakit hindi nyo nilagyan ng marking ang bawat contacts nito? Ito guys, minabuti ko na hindi ko lagyan ng numbering ang bawat contacts nito para malalaman ng mga baguhan. Ang device kasi natin guys, pag nag-activate yan, ang normally open, magno-normally close. Ang normally close, magno-normally open. Dahil patay pala ang R2, magko-close din pala ito. Kasi ito yung normally close ng interlocking natin. Lagi po nating tatandaan na ang device natin pag nag-activate, ang normally open, mag-normally close, ang normally close, mag-normally open. Ito naman yung overload natin, no? Halimbawa, gumagana tong main contactor natin at saka delta. Pag nag-trip guys, pag tumaas yung current, mag-o-open ito. Pag open yan, mamamatay din itong main at saka delta natin, no? Kasi mag-o-open siya. Gaganon kasi yan. Ito yung overload natin. Dapat nakakabit siya sa normally close. Okay na tayo dyan. So ngayon, dadako naman tayo sa power circuit, no? Ito yung line 1, line 2, line 3 natin, no? Kung ang motor natin 380 volts o di kaya 440 volts, no? Pag-i-on natin tong circuit breaker, guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Ito kasi yung overload relay natin, no? Dadaloy dito. Pag i-press kasi natin tong button guys, ang unang gumana, ang main at saka Y contactor, no? Ito yung main natin. Magko-close ito. Tapos ito naman, magko-close din, no? Ito kasi ang unang gumana. Magko-close yan, no? Paglagyan natin ng kuryente. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito sa motor natin. Three-phase motor. Ganon din dito kasi nagko-close dito. Iko-close niya ang 6, 4, 5, no? 6, 4, 5. Ito kasi yung schematic diagram natin sa Y connection, no? Magko-close ang 6, 4, 5, no? 6, 4, 5. Pag-close niya, guys, tatakbo ang motor natin sa Y connection. After 3 seconds, guys, mag-o-open ito. Gaya ng pinaliwanag ko dito sa control, mag-o-open ito. Mag-o-open siya, no? After 3 seconds. Kasi 3 seconds enough na yan, eh. Para patakbuhin natin ang delta. Gagana naman ngayon ang delta natin, no? Magko-close itong delta. Pag-close ng delta natin, ang gumana ngayon ang main at saka delta contactor, no? Main at saka delta contactor. Ngayon, ang nag-close together ngayon, ang 1 at saka 6, no? 1 at saka 6. Close together siya, kung makikita natin. Tapos, 2 naman at saka 4, no? 2 at saka 4. Kung makikita nyo, guys, no? 2 at saka 4. Close together naman siya, no? Close together siya. And then, 3 at saka 5. 3 at saka 5, no? Close together din. Kung makikita natin, no? 3 at saka 5, close together din, no? Ngayon, tumakbo ang motor natin sa delta run. Delta run ngayon ang motor natin na tumakbo, no? Ngayon, pag i-press naman natin to, mamamatay ang main natin at saka delta natin,
mag-o-open naman ito, guys. Mag-o-open ang contact nito. Mag-open to. Ganun na, no? Pag-open ang contact niyan, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Hindi na makapunta sa motor. So ngayon, mamamatay ang three-phase motor natin. So ganun lang, guys, kung paano tayo gumawa ng Y-Delta connection using single push button. Sana nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.